Okay, may katanungan dito. So, isa-isahin ko ha, kung ano yung mga katanungan dito. Alright, isa-isahin. Here until May... Wow. Hi, vlog. Welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Shout out ng idol from your kababayan Nueva Vizcaya, Ryan Rai Chu. Okay, kababayan, kumusta kayo dyan? Hey vlog, welcome to my guys. Okay. Yung mga minura ko kanina, hindi yung mga ano ha, yung mga talagang mga sumusuporta sa akin, para yun sa mga gago. Alright. Sabi niya, "Mami, hindi ako yung ano ha, hindi ako nagmumura sa iyo ha," ganun niya. Sabi ko, "Oh, yeah, oh, alam ko naman eh. Kung sino yung mga hindi nagmumura at hindi nagbibigay sa akin ng yeah, ano, ng mga kagaguhan, hindi yon applicable sa kanila. Para lang yung sinasabi ko doon sa mga tao na talagang alam ko na matitino, pero yung mga hindi matitino ha, sinasabihan ako na ako daw ay patay gutom, eh di sila ngayon pala yung patay gutom, very obvious naman." Okay? So, anyway, sino ba yung nag-ano kanina? Ayun, gusto ko lang talaga i-clarify yung sinabi po ni ano, sinabi ni Francis Leo Marcos, 'yun. Grinant nga niya yung request ko, 100 kavans, pero since na may nag-deliver naman doon ng 100 kavans, kaya akala ko yun na 'yon, yung pala iba daw 'yon, ni-request daw ng iba 'yon ng senior ano group, ni-request daw yung 20 kavans, so meaning hindi pa naidadala. Hindi pa nadadala yung 100 kavans na ni-request ko, okay? So, hindi ko alam kasi hindi naman niya nakikita pa yung mga messages ko or yung mga messages ni Sister Jing o kaya Remedios Mariñas. So, ngayon, nasa kanya ang decision, mga anak. Ang sa akin lang naman, I have done my best in order to be able to request and for you guys in order to be given there to you, kasi since nga naman na noong ako ay tumulong, I was able to give my salary yon. Yung kalahati ng aking salary na $500 yon. Binigay ko sa kanila, and then of course yung kalahati naman na $500 din, yun na yung para sa akin. Kaya yun tinulong ko po sa kanila. Kaya kahit papaano naman yung mga ano, yung mga kaya ko maitulong, maliit man o malaki, basta kung meron naman ako, wala naman ng problema, di ba? Pero as of now, ang daming nagpapatulong. So kung sino-sino lang yung nandito sa area, pag sinabi ko, "Oy, meron ka bang isaeng, meron ka bang pwedeng ano diyan, baka naman pwedeng may maimukbang," sabi ko, "Sige, good, no problem, ako pang magluluto," mga ganun. So, walang problema. Kaso nga yung mga nagre-request, they're actually somewhere else na sobrang napakalayo. So, kahit gusto ko mang magpamahagi ng pagkain, katulad ni Papa Troy, o tingnan mo si Papa Troy, nagluluto ulit. Pero wala talaga ako magagawa kasi nga naman dahil nga sa lockdown, kaya hindi po natin talaga maiba yung sistema. Kung ano po yung sistema ng government ngayon, kailangan yun talaga ang ating sundin. Okay? So, since na may nagtanong kanina, yun nga, ipinost ko dito kung ano daw ba ang gagawin. Putang ina. Ibigyan mo nga ako ng apat yung binili ko na ano eh, na ganito. Kasi ito oh, dumudulas, nawala yung kanyang ano. Nawala yung ano yung tawag dito. Nawala yung ano niya, yung goma niya, yung rubber niya, nawala. Kaya yun, biglang nadulas, bigla na lang nadulas. So, okay, biglang nadulas. So, nahulog. Okay, so ganun. Bigyan mo nga ako ng iba. Ang dami akong binili. Apat noon eh. Ha? Bigyan mo ako ng ano, ng tripod. Sana nga ba yun? Yun. Yung nagtanong kanina. Okay, dito ko na lang tingnan dito sa vlogs ko. Or yung mga messages ni Sister Jing o kaya Remedios Maripa ang gagawin.
kasi ito oh. Yan, marami akong ganito eh. Ano. It's okay pa naman yan. So, sige. Yung ano yung tawag dito? Okay, so tingnan ko kung ano yung ipinost ko kanina na katanungan. Kailangan ibigay ko yun ha, yung katanungan. Kasi may nag-ask nga naman sa akin kung ano daw ba ang dapat gawin ng gobyerno. Ano daw ba ang dapat gawin para maayos at mabigyan ng solusyon ang ating mga problema. Okay. Alright. Kailangan basahin ko pa rin para mas maliwanag kung ano nga. Alright. So, since na dahil ako sinasabihan akong baliw, kaya nga pinakita ko rin yung personal assessment test ko dati. Ito yung ano, ito yung personal assessment test ko. 8 pages, doon madedetermine kung paano yung gaano ka taas yung IQ mo, gaano ka taas yung leadership mo bago nila ibigay yung position na mataas, lalo-lalo na it involves with a with an international company. So, kasi noong may nag-suggest sa akin na ako yung managing director dito sa Pilipinas ng isang mataas, malaking international company na pagmamay-ari ng mga boss ko from Norway, and of course hindi sila maniwala na deserving ba siya nung nakita daw yung ano ko yung mga videos ko sa Facebook, wala naman daw akong ginawa kundi ako ay nag-i-split lang. So yun ang ginawa nila sa akin, pinadalhan nila ako ng 8 pages na personal assessment test. Eh ako nung una, sabi ko hindi na kailangan yan kasi proven naman na ako valedictorian ako when I was in school. Tapos, leader ako lagi when I was in school, ganun-ganyan. Pero sabi nila, they don't care kung ano daw ang ano ko nung nasa school ako. The most important thing here is for them to assess me kung talagang may leadership quality daw ako. So, yun. Wala akong choice. Kundi, pinadala sa akin yung 8 pages assessment test. Pero noong in-evaluate na nila, mismong nakita nila kung gaano kataas yung IQ and of course yung leadership ko. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Ayun! Okay, sayang nga naman kung hindi mai-continue to. Continue. Okay, sana kanina ko pa pinalitan. Eto, kasi natanggal kasi yung ano niya. Okay? Natanggal yung rubber niya. Palitan ko. Alright. Palitan ko na lang. Kasi pag natanggal na kayo, ay natanggal din yung rubber nito. Babe, natanggal din, pareho din. Nako. Pareho din pala. Paano to? Pareho din eh. Ayun, I hope na mas okay ito kasi mas makapit. Kasi kanina talagang ayan. Okay, fine. Ang importante, tuloy pa rin. Ayun. Alright. So, tuloy pa rin tayo. So, ganun na, kaibigan. Kaya nga nung nasabi nga nung mismong nag-assess sa akin na parang ako daw yung katumbas ng isang Hitler pagdating doon sa mismong naging result ng aking personal assessment test. Kaya, agad-agad binigay sa akin yung position na managing director. Ibig sabihin, meron naman akong tinatawag na okay? Ako kasi yung tao na ako, I'm just being myself. Kaya pag sinabi ko na eto dapat ang gawin, ganito dapat ang gawin, ganung ganyan. Eh ngayon kung they're not giving me a credit naman, okay ano eh so wag sabihin ko, okay, hindi pala kayo nakikinig, eh. Wala naman palang silbi yung pagdadada ko eh, di ba? I'm not doing it for myself, I'm doing it for everybody kasi ako kahit anong dada ko dito, hindi naman ako bibigyan ng gobyerno eh. Kailan ba ako binigyan? Kahit sinong presidente, kahit sinong nasa Senado, kahit sinong mga nandyan na mga congresswoman, congressman, wala sila ni isang singkong duling na naibigay sa akin. Speaking of my personal assessment test, dito ko hinamon noon si Gagong Rafi Tulfo. Pero dahil hindi niya matapatan, alam niya na hindi niya ako kayang tapatan o kaya mahigitan, ayun, di ba? Nag-announce na lang siya na huwag na kayo makinig kay Mystica kasi baliw yan eh, okay. So ngayon ko gagamitin ang pagkabaliw ko, alright? Since siya nagsabi na baliw ako, well at least lahat ng mga leader, baliw, okay? Kahit si Duterte, baliw yon. Hindi magiging magandang leader, hindi magiging
ano, hindi magiging effective na leader isang tao kung hindi siya baliw. Katulad mga ano, mga nag-experiment, lahat ng mga inventors, lahat ng mga scientists, lahat ng mga yung baliw, anong tawag sa kanila? Mad scientists, mad inventors, oh, di ba? Mad president, oh. Ngayon, ako yung sinasabi yung mad. Mad, okay, fine, walang problema. Tingnan ninyo kung anong result. Kaya kung kailangan daw ng isang authoritarian, meaning authoritarian, katumbas siya ng isang diktador, okay? Kung kailangan daw ng isang diktador, ako yun. Oh, at least may pagmamali ko, merong proof. Oh, di ba? May proof ako dyan. Asan na nga ba yung ano ko kanina? Ito pala. Ito, galing kay, sino ba to? Kay Ford American, Henry P. Arong. Okay. Ford American, ang pangalan niya. Siguro palayo na to. Tapos, hello po, Misika. Pwede pong magtanong. Ito yung tanong niya. Ano pa ba ang nais ninyong gawin ng gobyerno para maitama ang lahat sa panahon po ngayon? Salamat po sa pagsagot. Ang sabi ko naman, i-live ko na lang. Okay, ito. Like what I've said, ang number one na problema natin is pagkain. Alright? And then secondly, natural, yung mga tao na, oo nga, masabi natin na sila ay middle class, sila yung dating may mga trabaho pero nawalan po sila ng trabaho. So since naman kasi na nagpangako ang ating gobyerno na mabibigyan lahat ang mga sectors na ito, mga middle class, mga no work no pay, babe, ingat ka naman, sayang yung flawless kong skin. Doon sa mga tao na dati may trabaho sila pero nawalan nga ng trabaho, maliban lang talaga doon sa mga talagang functioning pa rin ang kanilang mga businesses o kaya mga trabaho, meaning to say they still have their job kahit lockdown, kahit meron tayong coronavirus crisis, they are still there continuing their jobs. Pero ito ngayon ang problema natin, paano yung mga tao na wala nga talagang pag-asa na, kundi kung ano sana yung ayuda, okay, kung ano sana ang maitutulong ng gobyerno na kahit papano ay maitatawid ang kanilang gutom, okay? So since sinabi naman kasi ni Cayetano or any other government official, okay, kung sino-sino may nag-announce na ano, and of course the president had announced na ang in charge sa mga pera na yan ay DSWD, okay? So, ang in-charge lang sa pagbibigay ng form ay yung mga LGU. Lahat mga local government units. Okay, lahat ng mga government officials na talagang na-assign na magbigay talaga ng mga forms na yon. Ngayon, ang problema ng mga tao, bakit daw pinipili kung sino lang yung pwedeng mabigyan at bakit daw hindi sinusunod kung ano yung mga nabitawan ni Cayetano. Cayetano? Ni Cayetano, okay, kung sino-sino man yung mga naglalagay dyan ng ating kung ano-ano yung mga nandoon about paano i-distribute yung pera na manggagaling mismo sa gobyerno. Okay, lalo-lalo yung 270 billion pesos. So ngayon, kung hindi naman pala kayang pangatawanan ng gobyerno, katulad yung sinasabi ni Cayetano, kung ano yung sinasabi nila na in every family is entitled to get kung ano yung ayuda na supposedly para sa kanila. Pero since hindi naman pala natutupad, well, doon ngayon nagkakamali ang kanilang panawagan na ito ay ganito. Okay, ang para sa akin, sana hindi kanila may magsisinungaling ang gobyerno. Kasi pag nakapagbitaw naman kasi ang gobyerno, of course, all these people, dala-dala nila kung ano yung mga sinabi nila. Kahit nga isampal na nila sa mga taga DSWD, okay, kahit nga isampal nila doon sa mga LGU, kung hindi naman talaga tama o okay, hindi naman pala totoo yung sinasabi nila na merong sapat na ibibigay sa mga tao yon, well, what do you expect? Natural, magre-reklamo talaga itong mga tao. Oh, di ba? So kung hindi nila kayang panagutan, kung hindi nila kayang tuparin kung ano yung nabitawan nilang salita, at yun ay salita lang, at yun ay show lang pala, para lang meron lang masabi sa mga tao na, don't worry, walang magugutom, o kung ano-ano man pinangako ng gobyerno, sana wag naman. Kasi as you know, na oras na pinangakuan mo na itong mga tao na to, pagkatapos hindi sila napagbigyan, hindi natupad kung ano yung pinangako, obviously, ang mga ito ang number one ngayon na magsasalita. So ngayon, may kanya-kanya silang salita.
kanya-kanya silang lapit sa akin ngayon. Okay? Kanya-kanya silang lapit. Oh, Mystica, ikaw na lang yung pag-asa namin, magiging boses namin, boses ng masa, ganun-ganyan. Oh, sige. So, ngayon, they are now recognizing me, na-acknowledge na pala nila ako, na tagapagsalita nila, while in fact, by the time that I was actually giving out my statements in favor to them, wala silang pakialam, di ba? Kaya nga sabi ko, kaya nga nagbumura-mura ako kanina eh. Dahil ang dami nila. Nag-aasa akin, Mystica, parang awa muna kasi hindi namin expect na wala naman pala kaming makukuha ang ano sa gobyerno kasi expected namin na kami ay mabibigyan kasi kami ay nawalan ng trabaho, kami ay ganung dada. Tapos siningnan ko kung ano yung mga statements nila against me. Okay. Eh sabi ko, wow, ha? Yung mga pangalan na yun, buti na lang hindi ko ina-erase kung ano yung mga messages nila dito. Every time na nagbibigay sa akin sila ng mga comments na negative, nandyan lahat. Kaya pag binalikan ko, kung ano yung mga pangalan nila, isearch ko lang pangalan nila, tapos ilagay Mystica, automatic makikita ko kung ano yung mga pagmumura-mura nila, kung ano yung mga hindi malamo ng aso na mga salita nila against me. Kaya sabi ko, well, ngayon kailangan nyo pala ako, mga hunghang. O, diba? Yung mga nagsasabi na ako daw ay isang baliw, ako daw ay isang kahig, isang tuka, wala na daw akong makain, isa daw akong patay gutom, mga ganon. Eh ngayon, very obvious sila naman pala yung walang makain, sila naman pala yung mga patay gutom. Okay. Pero, kahit ganun na nga, I just want to clarify this, diba? Ang ginagawa ko hindi para sa akin. Ang ginagawa ko para sa mga tao na talagang nangangailangan ng tulong. Most especially dun sa mga tao na talagang kailangan na talaga silang mabigyan ng pagkain. And that was the reason kaya sinasabi ko na kung ang rason nila noon na kaya hindi na ibibigay yung mga pagkain ng mga tao, lalo-lalo yung mga rasyon, lalo-lalo na yung mga ano yung mga relief goods, the reason why hindi daw nakakaano sa kanila kasi sobrang kokonti daw sila na nagre-repack, wala daw silang gaanong ano sapat na tao, and then kaya natatagalan, umabot na ng 1 month, magto 2 months or na, okay? Sabi ko naman, kabaliwan, talagang gusto talaga nila maibigay mga yon. All they have to do is get some volunteers. Hindi problema ang pagkuha ng volunteers. Kasi sinasabi nila na, of all those, ang dami daw mga areas, mga subdivisions, ganun, eh, ang dami daw mga tao, ganun, ganyan. Eh, lalong-lalong na dito daw sa area ko, ito daw ang ihuhuli nila, kasi dito daw yung pinakamaraming tao. Ayan. Eh, pero nung nagbunganga na ako, ha? Kabababa ko pa lang yung aking, ano, ang aking live video, andyan na, kumatok na sila. O, di ba? Kaya nga, sabi ko, pag gusto naman pala nila, pag natapik naman pala nga ito, gagawin naman pala nila eh. Kasi sabi ko, kung problema nyo, all you have to do is go to each subdivision, to each area, to each location. Ang dami kayong makuha ang mga volunteers dyan. Kung talagang gusto nyo tumulong, okay? So, since ngayon, dahil nga sa mga tao, nagtatanong sila, bakit daw kokonti lang daw yung naibigay sa kanila? Compared doon sa mga binigay ni Mayor Vico Soto, okay, mga ibinigay ng mga iba't ibang mayors sa iba't ibang mga barangays, iba't ibang mga towns, iba't ibang mga cities. And that was the reason why kinontak ko rin yung barangay ko. Sabi ko, I really need to know magkano ba talaga ang ibinigay na pondo, magkano ba talaga ang pondo ng isang barangay at magkano ba talaga ang halaga ng relief goods na dapat mapunta in each household, in its bahay, in its family. Well, sinasabi nila na hindi daw nila kayang i-explain, so maganda daw, in person ako pupunta, so I went there, okay? Kasi sabi ko, bakit kailangan pang personal akong pupunta, while in fact, napakasimple, magkano ang budget at magkano dapat yung halaga ng ibibigay sa mga bawat pamilya. Okay, sabi nila, marami daw explain. Okay, so I went there, marami nga talaga. So, I got all the informations na kung ano yung budget na naisaad doon, hindi yun lahat mapupunta for relief goods. You have to understand that, okay? Hindi lahat yun mapupunta sa calamity fund. Meaning to say, ang lumalabas lang na calamity fund is 5% lang ang lumalabas na mapunta
for calamity funds. Kasi natural, babayaran din nila yung mga tao na nagtatrabaho. Babayaran din nila kung ano-ano yung mga iba't ibang departments or whatever. So those are all parts of the government. So hindi lang kung ano yung pondo, nakalaan lang talaga sa calamity. Nakalaan lang talaga sa mga tao. Nakalaan lang talaga sa mga relief goods. So, noong na-explain na lahat sa akin, lumalabas pala na pag tinotal, pag dinivide lahat yung mga yon, kung magkano yung budget, tapos kung magkano lang yung percentage, 5% lang. Kung magkano yung natitirang 5% na i-divide doon sa kung ilang tao sa isang barangay, lumabas lang na 36 pesos lang pala. Oh, di ba? So, sa makatuwid, talagang kulang nga talaga ang pondo. Pero dahil nga sa ayaw nila na mag-complain ng mga tao, ayaw nilang mapaya, ayaw nilang madurog-durog, ayaw nilang mabaril, ayaw nilang naewan, so gumawa talaga sila ng paraan. Kumuha na sila ng fund na galing sa ibang sector or whatever, kung saan nila kinuha yung idinagdag nila para lang magkaroon tayo ng sapat na at least 2 kilos of rice, 2 noodles, and 3 sardines. Wow, okay. So ngayon, since na it was well explained to me, so now I know kung paano pala na i-budget yung pera. Kayo mga tao dyan na nagkukuro-kuro na baka mamaya itinago ni Kapitan, binulsa ni Kapitan, nag-fiesta na si Kapitan, nagpapasarap na ng buhay si Kapitan, at baka mamaya, bigla pang sinugod si Kapitan, nagkakamali kayo. Kasi first of all, just like what Duterte said, na kung sino-sino yung mga tao na magbubulsa sa hindi nyo pera, number one, isushoot to kill na lang, ganun. Yeah, payag ako, shoot to kill na lang, directly. Okay, kaysa ba naman yung gagamitin niya kung ano yung mga pera na supposedly para sa mga pagkain ng mga taong nagugutom. Well, I am sure naman na hindi ganun ang gagawin. Okay? So, in that way, we have to understand na kung magkano lang po yung naibigay sa inyo ng mga relief goods, well, that is the explanation. Kaya kung yung mga nagko-complain about doon sa naibigay daw ni Lani Mercado na isang kilong bigas, isang sardinas at isang noodle lang daw, well, at least that is already the fixed explanation. Okay? Ngayon, kung sakali man na mas malaki yung mga naibigay ni Vico Soto, well, alam nyo naman na mas marami pong mga establishmentong nagbabayad ng mga taxes doon sa lugar na yon, o kaya any other part of Manila, for example, like Quezon City or sa Manila mismo, kay Isco, ganun. So kung ano yung mga teritoryo na talagang nagbibigay talaga sila ng sapat, okay, well, we cannot say sapat because for sure, I mean, kung magkano lang yung halaga na naibigay na relief goods, I'm sure na it's not even enough for the whole lockdown period, okay? For example, 1 month, for sure, hindi kasha yon, alright? At kung ilang family sila nandoon na maghahati-hati doon sa relief good na yon, well, obviously, hindi rin sapat kahit mas marami ang naibigay sa kanila. Pues, the reason is dahil nga sa ang Manila or Quezon City or Pasig, mas marami pong mga establishmento o kaya mga private sectors na nagbibigay talaga ng mas malaking taxes doon. And that's also the reason why nakaka-receive sila ng mas malaking o kaya mas maraming worth of relief goods compared sa amin or compared doon sa mga maliliit lang na mga barangays na doon na lang sila umaasa kung ano yung na-fundraise ng barangay na yon, okay, kung sino yung mga taxpayers sa barangay na yon, okay. And obviously, hindi lahat-lahat ay pare-pareho kung magkano talaga ang specified na kanilang pondo. Okay, so granted, ganun na nga. That's the reason why hindi na ako nag-complain kasi naipaliwanag na sa akin eh. So ngayon, about the DSWD, okay. Kasi right now, in-explain na rin sa akin na the barangay is not responsible in giving, okay, the money. Kailangan yung DSWD. Ang responsibility lang ng ating mga government, LGU, for example, kung paano lang yung pag-distribute, and of course, kailangan pa rin to pa rin nila kung ano talaga, based on kung magkano lang yung pondong na ibigay sa isang territory, okay, kung ano ang naibigay lang na pondo
on that certain barangay. So yun lang talaga. So kung magkano lang yung naibigay na yun, divided by 5,000 to 8,000, yun lang talaga ang mai-distribute. Okay, so meaning, ang problema ngayon ng mga tao, bakit daw yung mga iba wala? Okay, yun na yung problema. Kasi nagpangako nga naman kasi, based on the explanation of Cayetano, nagpangako nga naman kasi ang gobyerno na lahat kayo, kung tatlong family yung nandyan sa bahay nyo, ibig sabihin tatlo ring ang mabibigyan ng form, which is hindi totoo, hindi nangyayari. The reality is not even coincidental to what they have explained. Hindi, napakalayo.